Yun! Ayan, andito na naman tayo sa another session natin. And this time, ang didiscuss naman natin ay plants versus undead. Diba, it sounds familiar. Kasi para siyang plants versus zombie, diba? And siguro kung maalala nyo, nagkaroon pa yun ng version 2 kasi masaya and exciting talaga yung game na yun. So, ang question natin ngayon now is, okay bang mag-invest dito sa plant versus undead? Siyempre, do your own research pa din. Yan naman lagi ang sinasabi natin sa lahat. But let's take a look. So, samahan niyo ako. So, dito sa screen na to, makikita natin yung investment. And ang approximation dito is kailangan mo ng 6 na PVU. So, that's around 4,000. Pwede magbago yan kasi yung price ng token, taas-baba yan. Minsan 500 lang. Minsan naman, kayang umabot niya ng hanggang 1,000 plus. So, depende kung kailan ka papasok. And then, yung 6 PVU mo na yun, pwede yung ma-convert into 350 LE. Or more, kasi 70 na LE is equal to 1 PVU. So, 6 times 7, 420 ito. Kaya lang siya naka-350 now kasi originally 5 pwede na. Pero kung gusto mong mas i-maximize, pwede kang magdagdag pa ng PVU. Plus, pag dumaan ka sa pancake swap, usually mababawasan yung PVU na kinonvert mo. Kung nag-convert ka ng saktong 5, ang lalabas sa'yo minsan 5.8, 5.6 lang. So, kaya pag 5 lang ang in-exchange mo, kailangan mong mag-exchange ng isa pa. So, kukulangin ka. Kaya better na na mas mataas yung i-convert mo na PVU. And then, para ka makapaglaro nito, syempre, kailangan meron ka ding BNB na asset. Kasi yung BNB, ito naman yung pinambabayad natin na gas fee. Pero magkano ba ang BNB na kailangan mong ilagay? So, pag naglagay ka doon ng 0.05 BNB, enough na yan. Kaya na niyang mag-execute ng madaming transactions sa game. So, all in all, yung 5,000 mo, safe na yan sa ngayon na ipang-invest dito sa Plants vs. Undead. So, ano pa yung kakailanganin mo? Siyempre, kailangan mo yung MetaMask Wallet. Ito, naituro ko na din sa inyo to last time sa mga prior videos natin. Diba, sinabi ko sa inyo, basic na kailangan is dapat at least meron kayong MetaMask Wallet. Kasi halos lahat ng games dumadaan dito sa either Ethereum Network o kaya BSC o Binance Smart Chain Network. So, yung Binance Smart Chain Network, kung maalala nyo, yan naman yung video na ipinakita ko sa inyo nung nakaraan. So, dapat lahat ng to interrelated sila. That's to prepare you para dun sa mga succeeding NFT games na ipapakita pa natin dito sa channel natin. So, ayan. Kung hindi pa kayo nakapag-create ng MetaMask wallet nyo, make sure to check out this video, yung Learn the Basics Cryptocurrency Trading 101. It's MetaMask Creation in Tagalog. So, tingnan nyo lang po. Subscribe na din po kayo sa channel and make sure to watch yung mga succeeding videos natin. Baka meron po doon mga investments or NFT games na maging interesting para sa inyo. So, yung next po natin, tingnan natin. Actually, aralin natin ang Plants vs. Undead. Okay, so ito na po. Ito yung screen mismo ng Plants vs. Undead. So, kung mapapansin nyo, very colorful and talagang i-engage ka niya to stay on the page. So, dito, meron dyan yung marketplace, farm, and download the beta test. And then, dito sa baba, makikita natin, meron siyang game asset. So, sa game po natin, meron tayong tinatawag na NFT token or non-fungible token. So, yung mga yun, pwede kang makabili ng seeds dito. Ito, actual NFT to. So, permanent plant po itong mga ito. Yung seeds, nag-grow siya and become permanent plant. And then, ito naman, tingnan natin itong in-game overview. So, dito sa games, anong mapapansin nyo? Diba, sobrang familiar. Maalala nyo, para siyang Plants vs. Zombies talaga. Kasi sinabi naman po nila na that's the inspiration. So, ito yung mga plants. So, naka-line siya dyan. And then, sa baba, kung mapapansin nyo, ito naman, sa Wave 2
eto naman yung mga kalaban nila, mga animals na naging undead or zombies. So, very similar po talaga sila. And itong mga plants na to, depende sa kung ano yung magkakatabi, minsan may special synergy pa yan na nabubuo. Kaya kailangan pagplanuhan din kung paano ang layout ng mga halaman natin para mas matalo yung mga kalaban. So, dito sa screen na to, makikita nyo naman yan. Ito yung iba-ibang type. May survival, may arena din. So, typical na yon. Merong PvE and PvP. So, merong versus environment, meron din namang versus player. So, ito yung iba't ibang assets and i-arrange siya dito sa game screen. And then, ito yung mga mother plants na available. So, merong permanent plant, meron ding mother tree na tinatawag. Ito yung sinasabi nating plant synergy. Kasi ang sabi nung creators nitong Plants vs. Undead, yung plant's position is very important kasi nagpo-provide siya ng synergy or ng magandang integration between the different plants. So, ang halimbawa nito, kung tatlong magkakatabing fire plant, ang ginagawa daw nito, meron tong binibigay na power na ignite. So, kung lima naman yung magkakatabi na puro fire, kaya niyang gumawa ng explosion, o, di ba? Anong naalala niyo, parang Candy Crush, di ba? Pag merong bomba, pag meron yung parang candy na may donut, then maganda yung power na na-execute noon. So, dito din, ganun din siya. Meron din siyang special powers, depende sa plant position. And then, in the middle of the game, pwede mo daw pagpalitin yung position ng mga plants na yan. Punta naman tayo ngayon sa PVU token. So, itong 4 leaf clover na to na sign, yan yung sign ng PVU token. And then, ito ang ginagamit na in-game currency. So, pwede kang bumili nito sa marketplace para makabili ka ng seeds at saka ng plants. Pwede ka ding magpadala ng PVU token sa mga friends mo. Kung mabait ka na friend, pwede mo din itong pang-exchange ng NFT asset. And of course, play to earn. So, all game modes reward real value, even with free-to-play plants. O, diba? Ang laking, ano nun, ang laking difference niya dun sa ibang games. Kasi yung iba, kapag hindi ka bumili ng asset, wala ka talagang pwedeng kitain. So, sa tokenomics naman niya, tingnan natin. So, ito pinapakita lang dito sa atin yung ilan yung available for sale na token, ano yung liquidity niya, ano yung lock-up. So, important tong lock-up kasi kapag walang lock-up, minsan nauubos ka agad yung tokens and that causes yung immediate na pagbaba ng value ng isang token. And then, yung mga funds, ito may 50% development expenses and 50% for liquidity ng swapping. And then, dito sa baba pa ng website nila, makikita natin, terms of use, yung the usual na. Sa social media, ito very important kasi kung plano mo talaga na maglabas ng pera dito, dapat mag-join ka sa Discord channel. Hindi enough na ikaw lang mismo yung nagre-research about it kasi dito sa Discord, makakausap mo kapwa player mo. At the same time, kapag may problema ka na-encounter, pwede kang mag-raise ng ticket. Pwede mong kausapin yung mga developers mismo. So, syempre may mga rules yon. We just have to follow the rules sa Discord. And ang sabi nga nila, sa Discord, bawal ang iyakin. So, sa ML lang pwede ang iyakin. Okay, balik tayo dito sa taas. And tingnan natin, merong white paper. Ito yung pag-aaralan natin. So, sana dito, wag makatulog, okay? Ito yung medyo boring na part kapag may dinidiscuss tayong bagong game. Pero importante to kasi otherwise, babasahin mo ba itong mag-isa? Diba hindi? So hali kayo, samahan nyo ako. Tingnan natin kung ano ba yung laman nung white paper nila. So usually, yung nandyan lang naman, game overview, market, target audience. Ikaw ba yun? And then yung mga game currency, PVU token, and then Binance Smart Chain compatibility. So, i-discuss din dito sa atin yon. On the game assets, mga collectibles and scarcity. So, very important yan kasi kung sobrang dami, mahihirapan tayo, bababa yung market value ng tokens. And then, marketplace. Ito, napaka-importante nito, guys.
kasi yung marketplace, this will allow the players to decide kung kailan nila gustong mag-get out of the game. Kung tingin nila, ay, it's not for me, kailangan may marketplace para yung assets na nabili niya, pwede niyang ibenta. Okay, so tingnan natin. This is the abstract. So, yung Plants vs. Undead daw, multiplayer tower defense game. Diba? Ang dami na nating nalaro na ganyan eh. Yung dumadaan yung mga worms, tapos maglalagay tayo ng mga towers para automatically magpa-fire yon. So, parang ganito din yung idea for Plants vs. Undead. And, kinumbine nila yung idea ng Plants vs. Zombies with the new blockchain technology. Kaya nga meron tayong in-game assets that we're going to own. Ang sabi dito, lahat daw ng plant is unique and accessible to everyone through growing seeds. So, magtatanim ka, parang kang farmer. So, habang nagtatanim ka ng seeds mo, pag tumubo yon, pwede mo siyang laruin at pwede mo siyang ibenta. At dito sinasabi nila, there is no initial investment barrier in PVU. Kung makikita nyo kanina dun sa pinakita ko, diba, sa 5,000 na investment, pwede mo nang itry yung game na to. Pero be ready kasi syempre, hindi mo alam kung saan pupunta yung game eh. Kaya nga binadadaanan natin yung white paper. And then after that, you have to decide. You have to do further research about plants versus undead. And especially itong cryptocurrency, hindi ito for the faint of heart. Kailangan matapang ka, risk taker ka. Kung hindi ka risk taker, ilagay na lang natin yung savings mo sa bank. I think that will make you happy and contented. Pero kung medyo interested ka sa high risk, high return, pwede mong itry ito. But make sure to do your own research. So, ano yung game overview naman ito? So, everyone has equal chance at getting plants. So, a seed can grow into any plant from the most common to the rarest one. Siyempre, yung rare. Ito na naman yung matataas na value kapag binili mo sa marketplace. And then, for free-to-play, yung each player has one mother tree and 6 basic plants. Pero itong mga plants na to, hindi siya NFT. Meaning, hindi mo siya pwedeng ipasa sa friends, hindi mo din siya pwedeng ibenta. So, ito yung screen niya. So, parang katulad nung nakita natin kanina, ito, may PVU token siya na in-game na panalunan niya, 0.4. And then, these are the animals, the undead. And each round, a player is allowed to bring 1 mother tree and 8 unique plants. And then, inulit lang dito na yan, special synergy. Depending on the position of the plant. So, kung puro fire yan, then maganda kasi pwede siyang magkaroon ng explosion. And then, ang game mode niya, of course, merong multiplayer at merong single player game. So, pag single player, with endless survival mode muna yung ni-start nila. So, ano yung market and target audience? O ito, mag-isip na kayo para ba sa akin ang laro na ito. So, kung familiar ka sa cryptocurrency, it might be worthwhile exploring this. Pero kung hindi, baka wag po muna. Manood muna kayo ng madaming videos. Kumausap kayo ng expert. Mag-join kayo sa Discord para makita nyo how it's going there. Kasi mahirap naman na puro YouTube lang yung basis mo, diba, to design. Maganda, may iba ka ding nakakausap and yung mga questions mo, nasasagot para sa'yo. So, target audience niya, mostly fan of the Plants vs. Zombies genre. So, young male and female under 35 with a mobile device. Pwede din na mga collectors or investors kasi nga meron siyang NFT or non-fungible tokens na pag binili mo yon later on, who knows, di ba? Baka to the moon din tong game na to. E di, tataas yung value ng mga plants na yon. Ano ang kakaiba sa kanya or its unique selling point? So, ang sinasabi dito, yung market, flooded siya ngayon ng mga pet-oriented NFT game, which is true, di ba? Meron tayong Axie Infinity, meron tayong My DeFi Pet. So, usually, may mga inaalagaan ka doon, di ba? So, this one, yung mga plants naman ang, and mother trees, ang inaalagaan natin. Kaya ang tawag sa atin, farmers. So, dito, na-improve daw yung marketplace kasi
ina-avoid nila yung high fee and smooth yung transaction process. And all you need is the PVU token. So sa competition naman, there's no NFT game with the same idea that they have. O, diba? So unique talaga to as of now. Pero alam nila, they're aware that madaling kopyahin yung ganito. So kaya kailangan maganda yung maging footing nila. So ito yung blockchain feature naman niya. Of course, yung game currency, the PVU token. It's the native currency in the game as well as mirrored as a BSC token. So it allows token holders to play, invest, and also be part of the game. So pwede kasi na hindi ka naman maglaro. Pwede kang bumili lang ng coin. Kapag mababa yung presyo at pag tumaas, ibenta mo. Pwede din yun. And then utilities of the token, yan yung in-game currency niya, social feature, which is pwede mong bigyan yung kaibigan mo kung mabait ka, and play to earn. So merong survival mode, each undead wave has a percentage to drop PVU, so percentage lang. Hindi nila sinabi na each wave will drop a PVU. So, kasi mahal din yung PVU, tsaka mauubos ka agad yung prize pool nila. For multiplayer, 1 versus 1, 2 versus 2, is in discussion. So, players are defending with plants and attack with undeads at the same time. Maganda yon, may kakampi ka para matalo nyo ang mga undead. And then, of course, this one is running on the Binance Smart Chain Network. Ayan, pinapakita ko sa MetaMask. So, last time, guys, diba, pinakita ko sa inyo kung paano i-define yung Smart Chain Network. Kung hindi mo napanood, balikan nyo po sa video kasi this is very important for you to be able to play plants versus undead. And then, of course, the game assets. The marketplace, ito naman yung mga next items. So sinasabi lang dito na yung game assets natin, collectible sila and scarce. So hindi siya ganun kadami. And of course, yung value niyan tumataas habang nagiging rare siya. And then, yung mga plant daw, may number of usage modes yan. So, pag yung number of usage mo, nag-reach na siya ng zero, hindi na daw siya pwedeng gamitin sa same mode na yon. So, therefore, hindi magiging problem din ang overpopulation. Yun din yung problem na nire-resolve nito. And then for the marketplace, ito naman yung mga sample ng mga binebenta. So, ito, ang ginagamit daw dito is yung internal system nila para mabawasan yung fee. Nasa 2% lang ang fee na kinokollect nila for every asset sold. So, ang dami, di ba? Exciting to. But guys, remember ha, yung research is number one. Yan, token sales and allocation. So, ito yung mga breakdown lang nung total nila na 300 million token. So, yan yung pagkakahati-hati. So, may pupunta sa team, token sale, community marketing, sa ecosystem, sa reserve, and platform reward. So, may 30 million. And then, of course, ito, makikita natin dito yung mga validity. Makikita natin kung ilang tokens ang nakalock sa contract na to. Nakadisplay yan para pwede nating silipin. And then, for token sales, ito, tapos na tong mga to kasi nag-launch na yung game. And actually, yung game, meron na siyang version 2.5. Yun yung pag-uusapan natin later. Kasi dati ang hirap magdilig. Pupunta ka sa farm ng iba-ibang landowners and then mag-uunahan kayo sa pagdidilig hanggang sa yung mga halaman, parang nalulunod na sila. Kasi kailangan lang nila ng 100 na dilig. Minsan makikita mo 400 na yung dilig nila kasi nag-uunahan nga lahat ng players. So, nirevamp nila yon, nagawa sila ng version 2.5. And then, ito, so roadmap, diba team? I reminded you that roadmap is very important in any game or investment that you're going to get into. Kasi yung roadmap, ito yung dito mo makikita eh, kung gaano ba yung commitment ng developers para sa project na to. So dyan, Q3 2021, yan, nandito na tayo sa portion na to. Nakapag-launch na sila ng initial seeds and initial land offering.
And then, yung marketplace nila, open na din yan. Nakakabili din ng assets. And then, the features, nakakapag-grow ka ng seeds. The plants information is there. May mga lands for farm mode. And then, yung official launch niya is coming this Q4 of 2021. So, abot na abot pa tayo. Sa marketplace, pag-a-add ng feature which is pwede ka nang magpahiram or humiram ng halaman. Ngayon, hindi pa pwede yan. And then, they're going to polish the core product. Siyempre, hindi pwedeng pagka-launch ng GameStop na kasi mabobore din yung mga users. So, parang ano lang yan, parang Mobile Legends, labas lang labas ng bagong heroes. Every season, merong mga bagong pakulo. Like ngayon, Transformers na. So, ganun din dito. And then, there are going to be expansion dun sa mga games based on the suggestion of the community sa Q2 2022. So, sana matupad itong mga to. Kaya guys, sa Discord talaga, mag-join kayo. Remember that. Anything that you will invest on, lagi silang may Discord channel para updated din kayo. Hindi yung nagre-rely lang kayo sa gagawa ng content on YouTube. Kailangan kayo mismo, you can do your research. So now, kung gusto ko na mag-invest, anong gagawin ko? Punta ka sa PancakeSwap. So ito naman yung clinic ko na click here. So ano ba yung PancakeSwap? Bakit PancakeSwap? Kasi ang idea ng pancake, di ba pag niluluto mo yan, fini-flip mo yan. So what they're doing here is they're flipping one coin to become another coin. Kaya siya PancakeSwap. So pag may sound yung PC mo, maririnig mo actually, may sound din ng flip, flip, something like that. So, dito makikita natin, dapat meron kang other token. Usually, BNB yung ginagamit. And then yan, clinic ko yung max. And lalabas dito, ilan yung mabibili kong PVU? Nakukulang, 3.6. So, ibig sabihin, dapat more BNB pa yung kailangan ko para mabuo ko yung 6 PVU. Kasi yung na-mention ko nga kanina, pag nag-convert kayo sa PancakeSwap at 5 lang yung swinup nyo, kulang yun kasi may bayad dito kay PancakeSwap. So, kailangan manaka-ready kayo for that. Kasi otherwise, madodoblihan kayo ng gas fee. Kaya dapat pinaplano nyo talaga yan. Inaalam nyo kung ano yung kakailanganin para matuloy yung pag-invest nyo or pag-try. So, yun yung PancakeSwap. May other products din yun. Pwede actually kayong mag-tingin pa dun sa PancakeSwap. And then ito, meron na siyang beta version. Although, hindi natin ito papakita sa ngayon. Merong Windows and Android. And sinasabi dito na in-game tokens are not real. Multiplayer is not available yet. So, dito, since naka-test mode pa to, wala pa talagang totoong tokens na inire-reward. So, punta tayo sa marketplace. Ano yung makikita natin sa marketplace? So, usually, ito, dashboard. Nakasulat dito, recently listed. So, ibig sabihin, ito yung mga kaka-post lang and gustong ibenta. Like yan, mga Mother 3. Ang kakaibahan lang nito sa Plants vs. Zombies. Diba guys, maalala nyo sa Plants vs. Zombies, ang cute ng mga halaman dun. Kasi meron silang mata, meron silang bibig. At usually yung ginagamit nila para kalabanin yung mga zombies, diba? Dito, parang mga totoong puno talaga siya. So ito, tinignan ko lang yung sa marketplace. Meron daw 53 Mother 3s na binibenta. And then, ito yung life niya, 17,100. Ito yung NFT ID niya. And ang type ng plant niya is light. And then, ito, nakakapag-generate siya. Yan, ito yung iba-ibang type ng plants. So, may dark, electro, parasite, metal, water, wind. So, usually may 9 types, no? Parang Axie may 9 types din. And then, ito, very important, kulay green, common siya. So, dun yung makikita sa color coding. And then, yung LE, light energy. Ano ibig sabihin nitong LE? Dito nakasulat na meron siyang 1505 over 240 hours. So, ibig sabihin nito, yung 240 hours, that's 10 days, di ba? So, in 10 days, bibigyan ka daw nitong Mother 3 na to ng 1,505 LE. Eh, ilan ba ang LE to PVU? Kailangan mo ng 100 LE para ma-exchange mo siya sa 1 PVU.
So, ibig sabihin, kung natanim mo talang maayos, nadiligan mo, at hindi nadapuan ng crow, pwede kang kumita dito ng 15 PVU pag kinonvert mo na siya. Hindi natin babanggitin yung peso amount kasi nagfa-fluctuate yon. Yung fluctuation, driven yun, no? Demand and supply of the PVUs. Kaya, iisipin nyo na lang, based to on the PVU. So, ito 100 PVU ang cost niya. So, kung isipin mo, parang, ay, mura lang. 150 pesos lang. Kung piso ang isang PVU. Pero, syempre, hindi natin alam yan. So, tingnan natin. Saan ba ako titingin? Punta tayo dito kay CoinGecko. Hanapin natin si Plant versus Undead Token. Or, i-type nyo dito ang PVU. And, makikita natin, itong presyo pala ngayon ng PVU. So, nasa 600 plus siya ngayon. And, kung kailangan nun ng 150 na PVU, aba, napakamahal pala nitong halaman na to. So, depende yan. Kung kailan mo nabili yung plant at saka yung PVU token mo. So, kung ngayon mo siya bibilhin, ang cost ng halaman na yon nasa halos 100,000. So, medyo mahal siya. Kaya, usually, ang bibilhin lang natin, 6 PVU para nga dun sa charges or fees ng PancakeSwap. So, later on, didiscuss ko din sa inyo kung ano yung CoinGecko at saka kung ano yung mga dapat bantayan dun. So, yan. Okay, so pinakita ko lang dito ulit sa inyo. So, yung PVU and then 691 and then dito kasi sa baba nito, meron pang chart eh. Makikita nyo yung movement nung PVU within one day. Ayan, at least ito ngayon, pinapakita sa atin na nag-increase daw within 24 hours yung value nitong PVU, 21.5% actually. Pero hindi yan laging ganyan kasi ang cryptocurrency sa isang araw, actually minsan minuto lang ang bilis ng movement. Yan o, ito yung 24-hour range lang to. Pero kung mapapansin nyo, 500 to 700, ayan, diba? So from 500 plus, 555, tataas siya. And then dito sa taas, pwede nyong iselect ano ba yung 7 days performance niya, 14 days performance, and 30 days performance. So, iba-iba yan. So, dito, 517 lang siya nung time na to. Tapos, pagdating ng September 12, mga alas 3, biglang nag-718, pero bigla ulit nag-drop ng 650. And then, umangat ulit, followed by a drop again ng 619. So, kaya, pag-isipan nyo mabuti kung papasok po kayo sa cryptocurrency trading. Kasi baka wala kayong sakit sa puso eh dahil sa cryptocurrency, dito pa kayo magkasakit sa puso. So, kailangan po talaga pag-aralang mabuti. And alam nyo dapat yung risk ng pagpasok sa mga gantong investment. Ito yung sinasabi ko kanina. Dati nag 1,000 plus ito. And this was just nung August 25. 1,216. Pero at the same time, nung August 9, na-hit din niya yung lowest niya, which is 438 pesos. So, ganyan po talaga yung galawan ng cryptocurrency. Minsan, bababa pa to ng hanggang below 100 pesos. So, kailangan ready po kayo sa mga ganong happening. Pag biglang bumaba na ganon, dapat makapag-decision kayo. Ayaw niya na ba or hold pa? Kung hold, kaya ang sinasabi po natin, pag mag-i-invest kayo, invest what you can afford to lose. Okay? And then dito, pinakita ko lang sa inyo na dati may buy seeds, mayroong buy land, and bundle. Pero ngayon, unavailable na siya. Kasi nabili na lahat. Naubos na yung mga seeds. Okay, so anong itsura ng farm? So, ayan na. Meron ditong halaman. Makikita natin. So, yan, permaplant yan. And, ito pa yung isang halaman. Yung una pala, mother tree ang tawag dyan. Pero, punta muna tayo dito sa world tree kasi we're talking about version 2.5. So, sa version 2.5, may mga levels na ngayon na community, magtutulungan, diligan ang world tree. So, isa lang yung halaman na didiligan yung lahat. So, i-give water natin to. And usually, minimum is 20. So, yan, i-confirm natin and success.
ayan, nag-give water daw ako successfully. And dahil nakahit ng 50 million dilig, pwede kong maklaim itong R6. And ito yung reward ko. Meron akong 4 sunflower sapling. So that's really good. Ngayon po, napakalaki nung value pa nun. Kasi pwede mong itanim yon. And pag tinanim mo yun, pag nag-harvest ka, madadagdagan yung value ng LE mo. So ngayon, ba't ba tayo important sa atin itong sapling? Kasi yung 100 sapling, kung meron ka niyan, pwede mo daw i-exchange ng 1 seed. And pag may 1 seed ka, alam na natin yung mangyayari, di ba? Yung 1 seed, pwede siyang maging permanent plant. And kapag may permanent plant ka, hindi mo kailangang bumili every time ng sapling para magtanim. Kasi gagawin mo lang, regularly, gagamitin mo lang yon, tatanim mo lang yon, lalagyan ng pot, didiligan, at babantayan kung merong crow. So kapag bago ka pa lang sa game, dito ka pupunta. PVU to LE. And ito yung diniscuss ko sa inyo kanina, di ba? Kailangan meron kang at least 5. Kasi 5 yung minimum. Ayan o, nakasulat sa red. Minimum 5, max 100. And then, yung 5 is equal to 350 light energy. Kasi 1 PVU equals 70 LE. Pero yan, sinasabi niya sa akin, wala daw akong PVU. Ba't ako magko-convert? Oo nga naman, yun o, naka 0.00 ang PVU ko ngayon. So, ito naman, LE to PVU. Wala naman tayong for conversion. So, hindi na natin titingnan yon. So, basically yan. Ang galing tayo sa World 3 kanina. Ito yung feature ng version 2.5. And punta tayo sa shop. Kasi kapag may bago kang account, ito yung una mong kailangang puntahan. So, pagka-convert mo ng PVU mo to LE, pupunta ka kaagad at magsha-shopping. At ano ba yung isha-shopping mo? So, sa halagang 350 LE, makakabili ka ng pot. Yan. Kaya mong bumili ng isang pot or dalawang pot. Ito sample lang kung paano mag-increase or mag-decrease kung ilang pot yung bibilin mo. And kung okay ka na, i-confirm mo lang yon. So, kapag big pot naman, usually hindi ito ginagamit kapag mga sapling or yung mama na sunflower. Ginagamit lang to kapag permanent yung plant. Kasi ang tumatagal to ng 30 days. Yung water naman, usage niya is 100. So, mabibilib mo to ng 50 LE, pero madami naman ikaw madidilig. So, in 50 days, kung isa lang yung tanim mo, kaya na niyang i-cover. And then, kailangan mong bumili ng scarecrow. Kasi, yung halaman mo, dinadapuan yan ng mga crow. And pag dinapuan niya ng crow, kailangan itaboy mo yan ng scarecrow. So, pag tinaboy na yan, syempre, mawawala na yung scarecrow. Kaya nga itinaboy natin eh. Pero, kung hindi mo siya naitaboy kaagad, anong mangyayari? Kakainin niya yung halaman mo. And pag nag-harvest ka na, yung 250 LE na ma-harvest mo, mababawasan. So, that's very important. Yung greenhouse, hindi ko masyadong ginagamit yon. Ito ngayon yung mga halaman. So, merong sunflower. Itong sunflower sapling, ito yung pinapamigay ngayon dun sa World 3, di ba? Mapansin nyo, pag may na-complete na parang quest, may bibigay sa yung reward. So, yun yung kine-claim. And usually, sapling yung binibigay. And then, kay sunflower mama naman, ito pwede mo din itong itanim kung wala ka pang mother tree. Maganda to kasi 850 LE ang binibigay niya in 144 hours. So, that's just almost 6 days. Yan, duration, nakasulat pala dito, 6 days. And baka kapag harvest ka na ng 850. Pero 850 yan kung inalagaan mo, di ba? Nagdilig ka at itinaboy mo yung crow. So, like a real farmer. And then, ito naman yung sarili mong land. Pinapakita ko lang sa inyo, may free land na ibibigay sa inyo kapag nag-join kayo dito. And doon kayo magtatanim. Pero, may maximum number of assets kayong pwedeng ilagay doon. And then, so may land, plant, mother tree, and sunflower. Yung sunflower, dito pumapasok yung lahat ng mga nakiklaim natin na rewards. So, like yan. Ito, meron akong sunflower na mama. At meron akong sapling na 14 out of 16. Ayan, based dito, nakasulat. 14 out of 16.
So, itong mga to, itatanim ko kaso wala na akong small pot. Naubusan. Naubusan ako ng paso at wala na akong light energy. Therefore, hindi ako makapagtanim. Pero supposedly, hanggang 6 po ang kasha dito sa free land. So, ang pinaka-maximized is bibili ka ng isang sunflower mama and then 5 na sapling. Huwag kayong bibili ng more than one mama kaagad kasi one at a time lang po siya pwedeng itanim. Masasayang yung isa. So, kaya ang pinaka-suggestion ko is kung kaya mo ng more than 5 PVU, isang sunflower mama lang and then 5 na sapling. So, itong trick ko na to, kung mapapansin nyo, 139 hours pa yung hihintayin ko bago siya ma-harvest. Pero ang harvest naman nito is 1445 na light energy. Okay, itong pangalawa, 68 hours na lang. Itong pangatlo, 61 hours. So, in 3 days, may harvest ako. Itong nasa gitna, 1659. So, medyo madami-dami yon. Okay. So basically, that's it. I hope you enjoyed yung walkthrough natin ng Plants vs. Undead. If you haven't subscribed yet, please subscribe to my channel. Napakadami pa po nating aaralin. Thank you, and this is Manager signing off. Have a great day. Bye!